So yun mga boss, nagbabalik ako si Kerwin Malana. So ikukwento ko lang na kagabi, pag uwi ko galing opisina, nag-report ako sa opisina. So papahinga na ako sa kwarto, sa kama. May tumawag sa akin na isang tao na umihingi siya ng konting tulong, suporta para sa kanyang kaibigan. Oh, actually kaibigan ko rin to, yung babae na to, pero hindi naman totally ganun ka-close na lagi may nagkasama, parang kabatian lang. Tapos yun, lumapit siya na kung pwede daw matulungan ko siya. Na syempre guys, lagi naman ako nagpapa-event ng ano, ng rap contest, may mga forecast din naman ako. So kailangan, gusto niya sana magpa-akos din daw ako na tulong para dun sa kaibigan niya. So yun, ngayon. So yun, syempre kagabi agad, syempre. Ano kasi guys, paalis na kasi ako next week. November 22 ang alis ko. So sabi ko, di parang syempre narush ako bigla. Narush ako. So dali-dali ako nag-post na next week agad. So ano ngayon? November 6 ngayon. So gagawin namin ng November 17 yung event. So pinost ko na agad siya kagabi, nang hingi ako ng tulong sa social media, sa Facebook, sa mga kaibigan ko, no. Marami naman agad nag-reply, nakakuha rin naman ako agad ng ilang suporta galing sa mga konsihal, naka-apat din naman ako ng konsihal. Tapos mga businessman, may mga nag-message sa akin, natutulong sila, mga willing tumulong. So tulad ngayon, yung isa galing ako sa kanya, sa isang kaibigan ko na si man din to eh, si Ferris din to. So kabababa lang niya lang. And then kaibigan din naman niya to, actually yung tutulungan namin. Kaibigan niya to na magkaka-school mate kasi kami nung na high school pa lang. So galing ako sa kanya, nagbigay siya ng financial support. So maganda sana ano. Subaybayan niyo ako sa gagawin kong vlog na to. Actually talagang ayaw ko muna mag-vlog kasi hindi pa ako nakakabili ng ano, ng laptop. Ng magandang laptop na hindi magahang pag nag-edit, saka wala pa akong camera. So itong ginagamit ko ngayon ay cellphone lang to, Nova 3, ayan. Cellphone mo lang itong ginagamit ko. So edi magtsaga muna tayo dito sa cellphone. Ibablog ko muna to for Jackie's ano, Jackie's Ride benefit event dance and rap contest. So yun, dito na ulit ako sa 13 Martires from Manggahan. Galing ako ng Manggahan, pumunta ako doon. So iaano ko na tong event na to, ipupush natin, i-rush natin. So paano ba yan, edi abangan natin ang mga susunod na mangyayari. So pero teka lang, nung nabalitaan ko pala na magpapa-event yung ayun, nung ginawa niya na yung araw na yon. So yung nung araw pala na yon, November 5, gumawa agad yung si ate girl ng si Trisha, gumawa siya agad ng account. Sabi ko kasi gumawa siya ng account na kasama yung mga kaibigan nila ni Jackie, na kasali ako sa GC. So sobrang daming tumulong, nakakatuwa, sobrang nasasayahan ako. Yung ibang mga may tindahan, yung ibang may mga tindahan nagbigay ng tulong, ng pagkain. Tapos yung isa kong kaibigan na may studio, dance studio siya, yung South Central Studio dito sa Barangay San Agustin. Nag-PM siya sa akin na tutulong siya sa pag-organize kasi isa rin siyang organizer sa mga event. So siya na yung mag-handle ng organize, parang floor director, siya na yung mag-assist doon. So may nag-message sa akin na nagwi-willing maging MC. So di yon, may MC rin tayo. Tapos may magpapaano ng tubig, ng mineral water, ng ano, sponsor niya ng mineral water. May magbibigay ng pagkain, ng ulam. Sobrang sana maging successful. Pero kita ko, magiging successful to kasi sobrang daming tutulong, daming sponsors na lumalapit sa amin. At sana sa post namin na yun, marami pang tumulong na tao sa, para kay Jacqueline. Kasi mahirap yung ganito. So kahit marami din nabigla kasi di naman namin actually alam na ganun na pala yung sitwasyon ni Jackie, na may problema pala siya, may cancer pala siya. So support tayo sa ano, abangan natin yung mga susunod na mangyari sa mga susunod na araw. See you on my next vlog.
So ayun guys, magandang umaga. Kagigising ko lang. Kagabi nag-meeting kami para dun sa event namin next week. Hindi ko na lang na-coverage kasi nalobat yung phone ko. Pero papakita ko sa inyo yung mga dumating. So, ayan. Sila yung mga konsehal na nandun kagabi na handang sumuporta para kay Jacqueline. So, sinagot nung iba yung trophy, yung bayad sa dance contest, yung mga iba pang ambag doon na matutulong nila, sinagot nila. So, maganda. So, magiging maayos na. Kahit 1 week lang yung preparation, almost 1 week lang yung preparation, nakikita ko naman na magiging maayos yung gagawin nating event. So, guys, abangan natin yung magiging event next week Sabado dun sa covered court ng Barangay de Ocampo. So, yun, magpapasalamat lang ako in advance sa mga konsehal na hindi ako nalilimutan. Hindi nalilimutan ang Auto Martyrs. So, maraming salamat po, mga konsehal. Thank you very much. So, yun, mga boss, no? Panibagong update lang tayo ngayong araw. Kagaling ko lang sa palengke. Umuwi ako ng mga alas 12. Nanghalian lang sa bahay. Tapos, papunta ako ngayon kila Mayora, kay Ate Gemma, sa asawa ni sa asawa ng ating nasirang Vice Alcalde, na si Vice Alex Lubigan. So papunta ako ngayon yun, may isang tropa akong nakita kumakaway. So papunta ako ngayon doon kasama ko si Tricia Bago. So update ko kayo pag magkasama na kami ni Tricia Bago, na sasamahan ako para pumunta kay Ate, kay Mayora, kay Ate Gemma. So, hintayin natin pa nakita kami. Biyahe muna tayo. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know. If you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. O yun, no, mga kapatid, nandito na po tayo ngayon sa 7-Eleven Luciano. At hahanapin natin ng si Tricia Bago. Asan ba yung kotse niya? Nakakotse daw siya. So ito, nakita ko na yung sakin niya. So yun, mga best, ayun yung sasakin niya. Kita ba? Yun, no, We go, Auto Martyrs pa rin, syempre. Long live sa Auto Martyrs na walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan. So, paano kaya yun? Ayan, bumababa na siya. Andiyan pala siya. Wow! Kita nyo naman, oh. Kita nyo naman yung best ko, napaka-sexy. Kakaligo ko lang, may palengke ako kanina, grabe. Alam nyo guys, sobrang kakaiba yung amoy namin ni Press Kim Ian pagkagaling kami palengke. So kaya kailangan nagwa-wash ka talaga ng mga 3 beses. So ayun, mukhang mapapagalit na kami, ang tagal sumakay ni Bess. Kaya tama lang ba yung park ko? Oo, saktong-sakto lang yung park mo. Ang galing-galing mo na nga mag-park niya yun, eh. Chat. Magay ka naman sa vlog ko. I-edit ko pa naman yan, huwag kang mag-alala. Maganda ka dyan, inaano ko eh, binablog ko kasi yung para event kay para kay Jackie. So, minsan lang to, so may pupuntahan muna kaming pribadong tao. Mamaya, tingnan ko mga pag-timelapse kami doon ni Bes. Hindi nyo naman itinig yung pag-uusapan namin, yung itsura na lang namin. So, maraming salamat sa inyo.
So, nanggaling na kami sa mga ilang politiko na lalapit na nilapitan namin. Hindi ko na kayo naisama sa loob kasi siyempre para may mga may pinag-uusapan din kasi silang iba. So, alam niyo naman mag-election. So, dalawang partido po kasi ang lapitan namin, ang partido ng Team Lubigan saka ang Team Disagon. So, yun po ay lumalapit lang po talaga kami sa kanila para po mas makatulong dito sa event na to. Wala po kaming gustong masagasaan na tao. So, alam po, gumigit na lang po kami para dito sa laban na to. So, ito po. Ito po kami ni Beshi Wap. Nanti lang namin ang aming mga kaibigan para pumunta na po kami sa side naman po ng tropang Lubigan. So, naiwan kayo paper ng mga Lubigan. Ayun, naiwan daw po ang papers ng mga Lubigan. So, yun po kasi, team po ng Disagon saka po ng team ng Lubigan. So, wala po kami, inuulit ko, wala po kaming gustong masagasaan sa ginagawa ko po. Ito po ay ginagawa ko ng vlog para po sa pagtulong namin kay Jacqueline Ferrer. So, wala po itong personalan, no? Na sa mga pinupuntahan ko po mga politiko na kandidato ngayong 2019 election. Mamaya po, punta na kasi kami ni Beshi Wap sa kampo ng mga Lubigan. Hindi na rin kayo, namin kayo masasama sa loob dahil abangan nyo na lang yung picture namin. So, para sa privacy na lang din magkabilang grupo, hindi na po kami magbibidyo sa loob. Kaya abangan nyo na lang po yung mga pictures na i-upload namin na nagpapapicture po ako sa mga tumutulong po for Jacqueline. Jack's Ride. So, maraming salamat po dyan. Photographer lang po si Beshi Wap. So, yun po, maraming salamat. So, yun o, ihahabol ko lang sa vlog ko. May dalawa akong kasamang bodyguard. Si, ang bago natin lang si Ray Martin Lamano saka si BB Iban. So, yun. Si Bimby. Si Bimby. Apat kami ngayon pupunta sa kampo ng Lubigan para humingi ng konting suporta para sa darating na events for Jack's Ride. So, yun. Dito na muna kami at magbabalik na lang siguro ako baka mamaya or bukas naman susunod. Bye. So yun mga boss, may bagong update tayo, ingin ng radyo ko. May bagong update tayo para sa ating gagawing event for Jackie's Ride. So ngayon medyo naging maganda yung takbo ng event ngayon kasi maraming, yun nga, sabi ko nung kahapon maraming gustong tumulong tapos may nag-PM sa akin ng ano, parang founder siya ng dancer ng Pinas, parang ganun. So willing siyang tumulong na i-spread yung event na gagawin natin this coming November 17, next week yun, Saturday. So medyo naging mabilis na yung paggawa natin ng event. So ano, kung alam nyo guys, meron lang kami halos isang linggo kaya puspusan to. So simula 2010 naman nagpa-event na ako, tagal na ako nagpapa-event, siguro may ilang taon na rin. Talagang ngayon ko lang ginawa to na magpa-event ng ganyang kaiksing preparasyon. Kasi ako at least ano ko, 1 month preparation or 2 weeks. Pinakamabilis ko dati siguro 2 weeks. Yung nag-dance con din ako, tas rap con, na dumayo ang nocturnal, siguro wala kilala nyo yung mga sikat na dancer. Siguro sa mga dancer kilala yun. Tapos may guest ako lang, si Girls One, Smuglass. Marami lang naging guest sa mga event ko. So ito ngayon, ano, medyo kinakabahan ako dahil hindi ako kinakabahan dun sa saglitang preparation. Kinakabahan ako kasi gustong gusto ko kasi kumita tong event para kay Jackie kasi kailangan natin ng financial support para sa kanya. So kailangan maging mas madiskarte tayo, maging mas maingat sa paghahawak ng pera. Saka ako kung tutusin, ayoko lang talaga ng may expenses. Basta ako gusto ko lang ma-solve yung 10,000 na para sa 532 na sa DanceCon, tapos 1,000 sa rap. And then marami namang natulong na magbibigay din para sa trophy. Pero umaasa rin ako sana yung 10,000, ayo yung 11,000 na kailangan namin pang prize is makuha na namin yon, na bigay lang din sa amin ng mga tao. So sana nga may maano ko yun, ayun no, makuha ko yung target ko na yun, may ibigay lang sa amin yun na hindi na kami kukuha dun sa entrance ng mga tao o kaya kukuha dun sa mag-i-entry sa dance contest. Pero as of now, meron na naman akong hawak na 4,000 na, 2,000 pa lang pala yung hawak ko, pero sa Sunday pa darating yung isa pang 2,000 na tulong din yun ng kaibigan namin na
nanay ng kaibigan ko na, na nakakita ng post ko sa Facebook. So maraming maraming salamat po. Di, so ano, may 4,000 na tayo. Di, ang kailangan natin ay 6,000 na lang para makabutin ng 10,000. So yun na lang ang poproblemahin natin para sa ating event, no? Madali na yan, magagawa na natin ang paraan yan. Tayo pa ba? Tayo pa ba naman? Susubukan nila sa ganyan. Kayang-kaya natin yan. So abangan nyo yung mga susunod yung update dito sa aking vlog-vlogan na Jackie's Ride. So mga boss, hanggang dito muna tayo sa araw na to. Maraming salamat at mabuhay. So yun, magandang umaga mga boss. Today is November 17, ang araw ng ating event. Ilang oras na lang ay gaganapin na ang event para kay Jacqueline. So yun, marami namang tumatext, marami nang tumatawag at nagtitext pala, hindi tumitext. Ha! Na pupunta sila mamaya sa ating event. So yun. Papag-check up ko lang mamaya itong aking prinsesa. At pagkatapos, magpapagupit kami ng aking mga kaibigan para naman fresh tayo mamaya. Yeah! Yeah! So yun mga kapatid. So hintayin nyo lang ang aking malupitang pagbabalik mamaya. So update lang tayo para dito sa ating vlog for Jackie's Ride. So yun mga kapatid, no? After ilang oras at nakapagpagupit na kami, nakapagpa-check up na po ang aking prinsesa. So ngayon ayun, mga hairstyle namin, no? Mga pogi-pogi sa sarili. Mga pogi-pogi, no? Nagpakulay ako ng buhok kasi alam nyo mga boss, marami na akong puting buhok. So kailangan nating anuhin to. So ngayon, pupunta muna kami dito ulit sa elementary school. Ay, pumunta muna kami sa building. Kukunin namin kasi yung owner ko. Tapos pupunta muna kami sa Great ng Manila kasi may kukunin kami ron. So mamaya na lang itutuloy itong vlog ko. Siguro mga alas 5 pag nandun na kami sa court para mas makita natin yung mga pangyayari na gagawin natin para ngayong araw sa event ni Jacqueline Ferrer. So yon, good luck sa atin mga boss, sa lahat ng contestant at sa aming mga organizer. Ay sana naman ay tauhin kami kahit wala kaming mabigatang bisita. So yon, yun lang mga boss, kita-kits mamaya. Maraming salamat. What's up man? Andito na po kami ngayon after po ng ilang oras sa biyahe. Hindi na po kami nakapag-vlog pero magkakasama na po kami. Ang event po for Power Jacqueline Ferrer, ang Auto Martyrs po. Andito po bim, kami. Bim, bim, bim. Sa may side ng sa may side stage. Oh, si bim, bim. So yun mga kapatid, eto na. Medyo naluluha ako mga boss dahil masama ng pakaramdam ko pagkatapos ng event natin kagabi. Medyo sumama yung pakaramdam ko kasi siguro sa sobrang pagod na to. Kasi kahapon, umaga pa lang alas 5 gising na ako. So marami na akong ginawa. Tapos nagpunta pa kami ng Manila. Aircon init sa sasakyan. So dali-dali na ako umuwi kasi
malilate nga ako dito sa event kagabi. So pag uwi ko ng bahay, naligo agad ako. So yun, parang alam ko talaga kahapon naligo ako. Sasama yung pakaramdam ko, kaya pinaghandaan ko na. So yun, eto na nga, masama na yung pakaramdam ko. Pero okay lang yun, dahil maayos naman, naging maayos naman yung event natin. So palakpakan natin yung mga sarili natin, mga boss, sa lahat ng organizer, sa lahat ng tumulong. Papasalamat ako lalo sa Auto Martyrs, sa mga kapatid ko sa club na talagang sumuporta sa akin sa event na to, at sa mga kaibigan ko na pumunta, sa mga sumuporta, sa mga sponsors, maraming maraming salamat. At sasabihin ko nga po pala na ang kinita natin sa event natin ay umabot ng 58,000 yung total. So yehey. Pero kung ito total natin lahat ng pera, siguro umabot ng 60, kasi may biniharan pa kaming iba. Kasi ibang pera na makukuha namin sa mga sponsors ay bukas pa, Monday pa namin makukuha. So hindi pa talaga namin nakukuha lahat yung pera kung magkano talaga yung kinita ng event para kay Jackie. Pero maraming 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 salamat po sa lahat ng tumulong at sumuporta sa event namin. Lubos taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid, na naging maayos ang event natin kahit ito isang linggo lang na preparasyon. Nakita ko kung gaano kayo katindi sumuporta, na kay Miss Moraine, sa co-MC ko, na maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga kaibigan ko talaga, sobrang nagpapasalamat ako na nag-effort na pumunta kagabi. Sa mga taong dumayo pa galing sa ibang lugar, sa mga taong nanood kahit wala kaming guest na matibay, nandiyan kayo. So siguro dito ko natatapusin yung vlog ko. Hindi ko na siguro dapat pang ipakita kung ano man yung magagawa namin tulong pa sa susunod na araw. So ito lang vlog to, ginawa ko lang para makita nyo kung paano nagsimula ang lahat. So yun lang siguro, at mamaya pupunta kami sa bahay nila Jackie, kakausapin namin yung pamilya niya. Sa bibigyan din namin yung pera na kinita kagabi, na yung 58,000. Pero kung susumahin, umabot talaga to ng mga 60 plus pa, kasi may mga binawas pa kasi kami, mga pang price, kasi wala pa talaga sa amin yung pera. So marami pa kami makukuha ng pera. So napakalaking tulong nito para kay Jacqueline. So muli, maraming maraming salamat po. Taos puso ko nagpapasalamat sa mga taong sumuporta at tumulong sa amin. Yo, I'm Kerwin Malana, and hanggang dito na muna para sa vlog for Jack's Ride. Maraming salamat, mga kapatid.